Yun o! Eto na! Eto na! Eto na! Eto na! Eto na! Alas 7 na! 7 o'clock na! Ibig sabihin, King and I na! Na. Parang ang TV lang talaga. Oh, oh. Magandang magandang gabi sa mga nanonood sa atin. Coach Ian, magandang gabi sa iyo. Yun, syempre magandang gabi din sa iyo, Brother King. Syempre, maganda yung ano natin ngayon. Maganda naman yung pag-uusapan natin ngayon dahil eto, tingin ko napapanahon talaga 'to. Okay, napapanahon talaga 'tong usapin natin na usapin natin ngayon. Mm. 'Di ba? Sa industriya 'to na isa sa pinakamalaki sa Pilipinas. Correct. Okay, at isa ito sa nagsasalba sa ekonomiya ng Pilipinas. Sabi nga okay. Natin mga unsung hero ng bansang Pilipinas. Mm-hmm. Kumbaga may frontliner ng mga nurses, na mga doctors, pero ito isa doon sa mga frontliner pagdating sa economic frontliners. Yun, 'di ba? Syempre. Pero bago 'yan, siyempre meron muna tayong NBA update. Right. NBA right. Update. Okay. Painit na napainit yung playoffs. Eastern Conference Finals. Oo nga. Tama. Pero dahil diyan, okay, meron tayong mga guest. 'Yun. Meron tayong mga guest. Okay. So kasamahan nila tayo dito sa ano sa paghimay sa nangyari sa ano sa nangyari. Upgrade na tayo, Coach Ian. Oh, syempre, medyo ano tayo. Oo, tayo. Meron na tayong kasama ngayon. Tama, meron na tayong kasama ngayon, 'di ba? Pero 'yun, tanda natin ulit game kanina, 'di ba? Game 5. Game 5 Eastern Conference game Finals. Five. Correct. Game 5 ng Eastern Conference Finals. Okay. Miami. Then Boston Celtics. Okay. Oo, tama. Ayun. So, tawagin na muna natin ng pakilala muna natin ng ating unang guest. Okay. Yes. Siyempre, ito isang miyembro ng San Beda Red Lions. Okay. Dating miyembro siya ng San Beda Red Lions. Okay, and then napakalaki ng naiambag niya dun sa programang 'yon. Kumbaga simula nung itong mamang to bata pa lang nasa San Beda na to, 'di ba? Bata pa lang nasa San Beda na to. Doon na talaga siya lumaki. Talaga nasa kanya yung dugong Red Cub and Red Lion. Tama. And then none other than the Mr. 16-0 itself. Okay. Borgie Hermida. Yan, eto na. Hello, Coach. Ayan na. Good evening sa'yo, Coach Borgie. Good evening, good evening, Coach. Ayon. Coach Chris, ito ko yung sinabi mo, doon na ako lumaki. Parang hindi nga ako lumaki, 5'8 pa rin. pero tamang-tama yung suot ni Coach Borgie, talagang Red Lion, nakapula, di ba? Oo, talaga sinuot ko to dahil namimiss ko na San Beda. Baka mamaya mag Little Indians ka mamaya dito sa... pwede kasi lumalaki na rin siya mo eh. Tapos na mag-iaro eh. Baka na akong Indian eh. Okay. Di ba? Pero eto, kumbaga yan nakikita natin dyan sa baba. Yung naka-flash sa baba. Do Project Manila. Okay. So, etong Do Project Manila, negosyo ng ating guest to na si Mr. Borgie Hermida. So... Coach, kwento mo naman kami tungkol dyan sa Do Project Manila na yan. Yes, sabi mo nga, negosyo namin ng wife ko. Kasi nag-start na ng lockdown. Alam naman natin, wala tayong magawa ng lockdown. So, naisip lang namin ng wife ko. Kasi wife ko, nagbe-bake siya. So, naisip lang namin gawing business. And nag-click naman. Marami namang nagkagusto. Ang daming umu-order. Baka yung mga makikinig nakikinig sa atin, baka umorder, nandyan lang yan. Do Project Manila, pwede kayong umorder sa Instagram. Ayan din yung number, pwede nyo i-text yan.
Yeah. I'm sure hindi kayo magsisisi. Makakalimutan yung pangalan nyo. Pag unang agat pa lang. Coach Borgie, anong natin? Anong bestseller natin dito sa Dope Project Manila? Ako nga pala, yung bestseller namin kasi, Ube Pandesal. So, yun ang uso ngayon na Ube Pandesal. Tapos, nagdagdag kami ng S'mores Pandesal na may ano naman siya, chocolate and marshmallow. So, yun naman yung naging bestseller after nung Ube Pandesal. Yun. Kasi yung Ube Pandesal, pag kinagat nyo na, makakalimutan yung pangalan nyo. Pag kinain nyo naman yung S'mores Pandesal, pati pangalan ng asawa nyo, makakalimutan nyo na rin. Patay tayo. Patay tayo. Pero meron patay tayo. Coach Ian, meron akong magandang kapares niyan, yung Laing Grata Ilocana. Yun! Yung Laing Grata Ilocana di ba? Tapos kumain ng Laing Grata Ilocana, masarap parisan ng mga tindan ni Coach Borgie sa Dope Project Manila. Oo. Yun, Coach, sakto. Yun. Okay. Pero dahil dyan, okay, ito pa yung isa nating matinding guest. Okay, ito pa yung isa nating matinding guest. Actually, yun nga yung sabi natin doon sa pinost natin eh, di ba? Teammates turn rivalry, di ba? Siyempre, high school pa lang. Ito, sigurado ko, matanda ako sa kanila ng ilang taon eh. Pero sigurado ko, pinapanood ko sila. Naalala ko yun, Araneta Coliseum, kalaban nila San Sebastian. Okay? Kalaban nila sila Eric Salamat. Okay? Kalaban nila sila Eric Salamat sa Araneta Coliseum pa yun. Okay? Naalala ko yun, kumain pa kami pagkatapos ng laro na yun eh. Kumain pa kami. Kasama kami. Yan, sila Maki Acosta. Yan, yung mga kasama natin eh. Okay? None other than TG Guillermo. Ito na. Ayun, oh. Good evening. Good evening. Naririnig niyo ba ako? Oh, okay naman yung audio. So, okay naman. Ano. Good evening, Coach Ian, Coach Chris, saka Borge. Good evening. Good evening, Coach Borge. Pasensya na kayo. Medyo, may technical problem sa side ko. Kaya yun. Medyo na late. Pero ganda naman yung introduction mo. Ganda naman yung introduction mo sa amin, pero pinaalala mo pa, talo kami dun. Hindi na pinapaalala yung gano'n. Hindi ko na nga maalala yun, brother eh. Oh, madami kang championship nung college, Brad, kaya di mo na maalala yun. Talo kasi, talo. Oh, wala nakakaalala. Walang nakakaalala ng first runner-up, sabi nga nila. Yun, yun nga. Pero lagi natin tatandaan, lahat yan ang gagaling talaga sa ganun. Kumbaga, ginawa lang instrumento yung pagkatalo niyo para mapunta sa susunod na level, di ba? Kumbaga, ayun. So, kung nandito sa atin si Coach Chris King, ang isa nilang tandem nung araw na yun, si Prinsipe. Kung ikaw, King ka, meron silang Prinsipe. Di ba? Naalala ko pa talaga yun. Di ba? Naalala ko pa yun. Di ba? So, sarang galing bago, prinsipe nun. Di ba? Sayang lang, hindi din nagtuloy sa college. Di ba? Ayan. Sige. Yung segment muna natin na past, present, and future. Okay? Dahil dyan, Coach Borgie, ikaw muna. Past, present, and future. Ba? Past ko kasi dati akong artista. Ngayon, joke lang. I used to play for San Beda Red Lions, no? And actually, Red Cubs pa. Kasi all throughout my career sa college and high school, actually, sabi nga ni Coach Chris, di ba doon ako lumaki? So, galing ako kay Coach Ato. Sa maliit pa lang ako, naglalaro na ako ng basketball. So, I played for San Beda for siguro mga 10 years kasi 16 years ako doon since prep. So, ayun naman. Luckily, medyo na-bless naman ng magandang career nung college. Kaya ayos na din. Yeah. And now naman, I'm currently one of the assistant coaches of the NLEX Road Warriors under kay Coach Sheng. Actually, mag-aano na sila. Papasok na sa bubble sa mag-start na yung PBA sa October 11.
So, sana supportahan niyo yung Electrode Warriors and also the PBA na rin. Yun. So, ano naman ang future plan, Coach Borgie? Future ko, sana maging katulad ako ni TG Guillermo eh. Pwede ba yan, brother? Ano doon, brother? Ano yan? Hindi, sana ano lang, sana, syempre, nag-champion ako sa high school, nag-champion ako sa college. Dream ko rin sana mag-champion din ako in the PBA in the future. Sana matupad ko yung pangarap ko kasi hindi ako nag-excel as a PBA player and sana mag-excel ako as assistant coach or coach sa PBA. Ayan lang. Estudyante ko yung dati yung player nyo dyan, Coach Borgie, sa NLEX. Sino Coach Chris? Si Kyle Slaw, estudyante ko nung high school. Ah, oo, si Kyle. So, napaka-bait ng taong yun. Walang karekla-reklamo. Siyempre, teacher ako nun. Yun, bait yun. Baka matalinong bata. Oo, nagmana sa teacher. Yun. Si TG so, naman. Yun, oh. So, ako na, yung past, alam ni Coach Ian yun, schoolmate ko sa Paco Catholic School dito sa Manila. Before I got blessed to play with, Borgie sa Red Cubs. So, yun, I played for the Red Cubs ng high school sa NC for 2 years. Doon ko naranasan yung one and only championship with Borge. Borge, sina JR Taganas, Roger Marmenor, sina James Martinez. So yun, marami pa. Hindi ko na ma-mention yung iba. Dami masyado. Pero yun nga, after that, played for Mapua sa college for 5 years. So yun, after naabutan ko pa yung PBL. So, gano'n na tayo katanda, brother. Ronnie Magsanok, di ba naabutan mo pa, Tich? Coach Ronnie, ha? Grabe ka naman. Pero, yun, naabutan ko pa yung last conference ng PBL and at the same time, yung first ever conference ng D-League. So, I can say na I'm very blessed na at least na-experience natin kahit hindi tayo nakarating dun sa pro. So, yun. Marami naman nabigay sa atin yung basketball. Currently, I work for an in-app ad network company. So, more on digital siya, programmatic. So, bago lang. So, learning. So, yun. Hopefully, in the future, maging okay. Business-wise and career. Para naman lahat sa family. So, masarap yung gyudon niya ni TG, Coach. Yun, yung gyudon. Yun talaga. Yun ang talaga. Isa pa yun ang kailangan natin matikman, yung gyudon na yan. Di ba? Papadala kita, Coach Ian, Coach Chris. Ano yung ano natin? Baka makalimutan natin eh. Sa, kumbaga yung gyudon na yan, samba nila pwedeng ikaw kontakin? Actually, Sa number ko lang naman, hindi pa namin masyadong minamarket talaga. Kasi nag-start okay lang sa family. So, tinry ni Marcia. And nagustuhan. Since nga nung pandemic, so, before kasi, side story lang, magkasama kami ni Coach Borgie sa isang team sa MPBL. Yun. So, yan yung bataan. Diba? Sad to say, nahinto na yung liga. So, nahinto yung team. So that time, medyo maraming time and then nag-pandemic nga. So most of the time, nasa bahay, taking care of the kids. Mm-hmm. So before makapag-work ulit. So yun, tinry lang din namin since uso. Nagustuhan naman nila. Mm-hmm. So, maraming kumu-order. Actually, si Main. Ay, madam, kaka-order lang sa akin ng wife ni Boss Borge. Ano yung mo, saan ka nila pwede makontak? Sa number ko, Coach Ian. Ano yung number? Post natin dito yung number ko. So, post natin. Pagka gusto nila, i-try. Sige. Lagay natin sa banner. Ano number? 0917. Okay. 871.
6643. Hindi pa kami gumagawa ng ano eh, ng IG, Facebook page. Okay. Actually, before. Partida, wala pa kami ng full bloom eh. Partida, wala hindi, pa social media yan ha. Baka hindi kayaanin kasi may dalawang ano eh, makulit na boy. Tapos isa lang yung helper, so medyo tas parehas work from home. So yun. Usually weekends. Sino ba gumagawa ng brother ikaw? Kaya ko naman, and then si Marsha. Actually, ano, recipe yun ni Marsha, pero natutunan ko na naman. So, pagka Alam ko naman, magaling ka. Yan. magaling maghanap ng asawa. Ang galing gumawa ng view doon. In fairness, ha, Brother Chris. So, sa tagal ko nakakilala si TG, yung wife niya ngayon, ang tagal na din nila. Okay. Pwede kong ikwento eh. Grade 3 pa lang eh. Magkakilala na sila eh. Grade 3 ha? Brother Chris. Grade 4 yata. Grade 4. Oh, grade 4. Diba? Oh, siyempre mo yun. 10 years old. Lover boy yan. Lover boy. Loyal. No? Parehas kami yan. Parehas. Tama yan, Brad. Naalala ko nga yun nung ano eh. Naalala ko nga pagka nanonood ako ng laro ng San Beda si ng high school ha. Si Marsha kaagad yung makikita, mapo-focus sa camera. Nandun na kaagad, nais pa tanong. Binabakuran tayo para. Alam mo na. Mismo. Okay, bago tayo malayo sa kailangan natin pag-usapan. NBA. Okay. Boston, winning the game kanina. Your thoughts? Coach Borge? Ayun yan, napagkwentuhan natin earlier, no? Ang ganda ng start ng Miami Heat. Actually, ang daming turnovers ng Boston Celtics, ang daming forced shots. Lumayo sila eh, kaya lumayo agad sila. So, coming into the second half, nagulat naman yung Miami Heat ngayon sa binigay na offense ng Boston Celtics. Hanggang hindi na sila nakabalik. So, ako, ang analysis ko sa game kanina, yun nga, sabi mo nga, hindi naka-adjust ang Miami Heat dun sa adjustment na offense ng Boston Celtics. Correct. Tama. So, Chris King? Coach Chris? Si DG, ano yung napansin mo kanina dun sa laro? Sa Miami versus Boston? Ako siguro, overall na lang, Coach Chris, no? Sabi nga ni nabanggit nga ni Coach Borge yung adjustment. Pag series kasi, it's about adjustment eh. Tapos, very little yung margin mo to adjust. So, I believe, ano yan eh, battle of coaches. Kasi, dalawang teams, puno ng talent. So, adjustment na lang talaga. And, pagkaganyan, yung coaches naman, actually very little lang din. It's how yung players mag-adjust talaga and kung gaano nila gusto manalo. Pero for me, big factor kasi kaya ang lamang yung Heat is si Jimmy Butler. Kasi ano siya, he's not scoring for points or for anything else but he's playing to win talaga. Whatever the team needs, yun yung ginagawa niya. Hindi siya superstar for anything else. Superstar siya dahil talagang binibigay niya yung lahat eh. Yung sarili niya, diving for the loose ball. If he needs to score, he will score. He always makes the correct pass. So, sobrang napapagaling niya yung teammate niya. Well, at the same time, magaling din talaga yung talent ng Miami. Sila Tyler Hero, si Robinson, yung aging point guard si Goran Dragic. Borge, parang kasing edad na tayo. Pero ang galing pa rin. Pare, ikaw pare, hindi na makatalon, galing pa rin eh. Just to follow up sa sinabi ni TJ, si Jimmy Butler, yung leadership niya, iba rin eh, no? More than anything else, talagang siya yung nagli-lead sa team niya. Pansin mo sa kanya, siya yung parang pinaka-star ng Miami Heat. Pero hindi siya humihingi ng bola eh. Hinahayaan niya sila Tyler Hero miscore, sila Adebayo, sila Duncan Robinson. Pero once na hindi na kaya umiscore nila Tyler Hero, nila Duncan, ayun na, take charge na siya. Yes, correct. And yung mga winning moments niya, hindi lang puro scoring. Usually, makikita mo, winning rebounds, steals.
defense. Tapos makakonvert sa 2 points. So, ganun talaga. Sobrang, ano, nakakabilib si Jimmy Buckets. Sobra. Dagdag ko lang dyan, ano, Coach Ian, no, sa TG tsaka kay Coach Borgie. Si Jimmy Butler yung nag-iisang player yata sa bubble na hindi nagdala ng pamilya. Kasi totoo, para sa kanya, no, all business para sa kanya. This is not about family, this is about business. Ang ginawa niya, nag-business din talaga siya ng kape. Correct, correct. So, yun. Talagang pinairal niya rin yung ano, wais din eh, di ba? No? Tama. Naalala ko na yan. Parang yan lang yung mga Dow Project Manila tsaka yung Gyudon ng TG eh, di ba? Yung project ito ka na, di ba? Pag may chance mag-business, di ba? Why tama. Not? Oo, oh, di ba? Di ba? So, Game 6, Monday. So, sa tingin ninyo, will it end in Game 6? This Miami-Boston series? TG? Sabi nga nila, ano, best two words in basketball, Game 7. So, maraming may gusto niyan, Game 7. Siguro ako, tingin ko nasa, ano, nasa Boston naman yung momentum. So, mag-Game 7 pa yan. But in the end, feeling ko Miami pa rin. But yeah, tingin ko mag-Game 7. Yun. Coach Borge? Ako, hintayin ko muna yung pick ng mga kaibigan ko kasi sabi ko, kung ano yung pick nila, doon ako sa kalaban. And then, coming to Game 6, no, as TG said, may momentum na yung Boston Celtics kasi blowout game yung kanina. Eh. So, ala sa mindset nila is kaya na nila yung Miami Heat. Pero again, it's coach's game to eh. Talagang may adjustment din si Coach Spoelstra. Diba sabi nga ni Coach Spoelstra sa interview, mabuhay ka, di ba? Salamat. Oo. So, syempre, ang puso ko kay Pinoy tayo. So, Pinoy. So, I guess tatapusin na lang ano, ng Miami Heat sa Game 6. Yun. Coach Chris, dako naman tayo dun sa kabila. Okay. Sa kabila medyo naman. Medyo madugo din tong bakbaka na to. Eh magi-game 5 sila bukas. Oo. Di ba? So, we all know na dominating yung Lakers just like the Miami, di ba? Nag 3-1. So, Coach TG, anong thoughts mo going to game ano, game 5, no? Going to game 5, Lakers Denver. Ah, mahirap 'yun, no? Ganda ng dalawang series na pinagdaan ni Denver. Alam natin, kaya nila parehas eh. So, I mean, kaya ng Denver. Nanggaling na sila sa dalawang series na ganun. But then, this time, iba tong ano, iba yung story eh. Lakers yung katapat nila eh. Masyadong, for me, ano, sobrang galing ni playoff Rondo. Sobrang talino ni Rondo. So, hindi naman, di natin pwede discount si LeBron, syempre, dahil automatic, triple-double every night. Pero, iba yung nadadala ng Rondo pag nasa court, especially pag ano end game. So tingin ko posible pa makaisa, pero hanggang Lakers tingin ko. Lakers, actually ako personally lagi ako kumakampi sa ano, sa underdog sa mga series, pero I think this time ano, masyadong dominating yung ano Lakers, especially walang ma-match up kay AD. So yun talaga advantage nila. It's Rondo tsaka AD talaga. LeBron, automatic talagang given yan. LeBron is LeBron. Gagawa siya ng every night kung deliver siya. Pero yung factor nung ano, again, ni Rondo ni AD yung pinaka-importante. So, yeah, think ko Lakers na. Yung bang ano, Coach Borges, yung buzzer beater ni AD, palagay mo yun yung turning point? Well, hindi rin natin masabi kasi nung game 3 panalo rin Denver Nuggets eh, di ba? So dapat 2-1 yon up ang Denver Nuggets. So hindi mo rin masabi talagang turning point. Siguro ang pinaka turning point for me yung rebounding. Imagine nung game 3 ba yon? Game 3, 4 rebounds lang combined si
Dwight Howard, si McKee, saka si Anthony Davis. Pero itong game 4, out-rebounded naman nila ng Lakers, ang Nuggets, sila yung nanalo. So I guess, kasi pag ikaw yung nanalo sa rebounding competition, nagkakaroon ka ng extra possession eh, lalo na pag offensive rebound, di ba? So another possession, another chance to score. Sabi nga nila, di ba, more entries, more chances of winning. Parang rapod lang yan eh. Kaya nga eh, di ba? Saka hindi ko mag-gets dito sa Lakers. Parang nahulog sa butas yung ano yung Lakers, kasi Lakers Nuggets. Hindi ba nag-gets ng Lakers? Gets? Hindi nag-gets ng Lakers na kayang bumalik ng 3-1 ang Denver, di ba? Hindi nag-gets. Hindi talaga yung hindi talaga iniintay ko, brother, yung joke mo. Di ba, hindi nag-gets. Hindi nag-gets eh. Di ba? So, actually, yung tingin ko kasi dyan sa mga nangyayari, di ba, nagstimula tayo dyan sa mga small ball na laro, di ba? Pero at the end of the day, kung sino pa rin yung may pinakamatibay na big man, yun pa rin talaga yung lalaban sa dulo na matibay eh. Yung pa rin yung lalaban sa finals, di ba? So, I think yung importance na itong mga laro na to is that yung mga matututunan natin is that hindi tayo pwedeng mag-settle lang tayo ng mag-settle sa labas na wala tayong rebounder. Di ba? Kasi yung rebound pa rin talaga yung makakapagpanalo sa'yo eh. Well, yun nga, yung mga napag-usapan namin ni Coach Chris nung nakaraan na multi-dimensional basketball na nangyayari. Positionless basketball, di ba? Positionless basketball na mangyayari. Sa susunod, di ba? Correct me if I'm wrong, Coach Borgie, TG, tsaka Coach Chris, ha? Sa susunod, lamang na yung mga malalaki na kaya magdala ng bola tapos tumitira sa labas. Di ba? Correct. Of course, diba? You cannot teach height talaga. Tama yun, tama. Di ba? So, iniisip ko lang, paano if ever nandiyan na si Kai Soto, then si ang point guard mo si Ben Simmons, tapos ang dos mo Luka Doncic, eh di ba ano mo yung height noon, 6'10 above. Grabe, no? Di ba nag-evolve na talaga kasi yung basketball. Hindi na diba? Pwedeng yung stereotyping as ano ka, malaki ka, loob ka lang, di ba? Talaga nagbago na talaga yung landscape. Kasi si napansin niya si Jokic, 'di ba? Ang galing pumasan, talino na rin eh. So pwede rin siya mag-point guard. Totoo. Yung scrimmage nila bago simula yung bubble, nag-eksperimento yung Nuggets, 'di ba? Oo, siya yung point guard. Oo, oh, grabe 'yan. Afternoon, hindi na masyadong na-utilize si Bolbol eh, no? Pero nagulat nga ako, kala ko kasama na siya sa rotation kasi first game nila sa bubble, nasa loob siyang ganda pa ng nilaro. Sayang. Tama. Anyway, parting words from Coach Borgie bago natin sila payagang makapagpahinga na muna. Makakain. Oo. Di ba? Dinner na eh. Your thoughts, Coach Borgie, on this series? Who will enter the NBA Finals from the West and the East? I guess for the West, it's Lakers. Pero huwag nating underestimate yung Denver Nuggets kasi hindi rin makalayo ang Denver Nuggets pag umi-score yung Lakers. Ibig sabihin, meron talaga silang bala para manalo. And nakita naman natin yung confidence ni Jamal Murray saka ni Jokic. Talaga hindi rin papatalo. So I guess mananalo pa lang isang game siguro yan. Pero tatalunin na ng Lakers or tatapusin na ng Lakers in game 6, I guess. Sa East naman, as I said, Miami Heat in 6, no? So, ang gusto ko kasi magkatapat sa finals for me is Lakers and Miami Heat. Kasi with Miami Heat, may pantapat sila kay AD.
si Adebayo. And kay LeBron naman, marami silang pantapat eh. Si Iguodala, si Crowder, si Jimmy Butler. Diba? So magandang laban to pagdating sa finals. Ang lalim ng depensa. Ang lalim ng depensa. Tsaka yung familiarity ni Iguodala kay LeBron, di ba? Oo nga. Ikaw na naman, sasabihin ni LeBron kay Iguodala eh. So yun sa akin, Miami Heat and Lakers. Pero hindi ko pa alam kung sino man nanalo doon sa dalawa until we see the game. Pagdating siguro ng game 1, makakapag-analyze na tayo kung sino yung tingin natin mag-champion. Yun. TG? For me, agree ako kay Borgie. Lakers and Heat sa NBA Finals. But again, since mas maganda yung matchup sa East, para sa mga basketball fans, inaasahan nila mag-game 7. So para sa akin, sana mag-game 7 lang for the sake of the fans, di ba? Para maganda. But ako para sa akin, Miami pa din yan. So Lakers, Miami. You know. So baka meron kayong gustong batiin? Coach Borge, saka TG? TG? Si TG, TG muna. Marami ba batiin niya si TG? Marami yan. Sikat yan. Ako muna. Yung wife ko. Ayun. Ako na. Yung wife ko, yung dalawang kids. Si Marsha, si Tio, tsaka si Titus. So, nagpapahinga sila ngayon. Grabe no, nagpapahinga sila. Pero yung magulang, pagod lagi. Sarap. So, yun lang naman. Yung mga friends na, mga batchmates namin ni Borge sa Beda. Sila Jasper, sila mga batch of 5, sila Mulong, Gory, Baron. Ay, sa inyo guys. Tapos, yung gyudon mo. Na. So, yun. Naka-post naman dito yung number ko. So, if ever na may gusto mag-try, actually, malapit na kami gumawa ng ano. Pag gusto nyo maging text mate si TG, text nyo lang yan. Patay tayo dyan. Yun. So yun, Coach Ian, Coach Chris, thank you for maraming salamat guesting us here. So it's a honor na makakwentuhan kayo. Tsaka makapagkwentuhan kami ni Borge. Tagal natin hindi nagkita, Brad eh. Tagal na natin hindi nagkita, mga 3 oras nga. Oo. Eh nagkakausap naman tayo Coach Ian, Borge, pero parang medyo pangit naman 'yun kung magfe-FaceTime pa tayo, 'di ba? Text lang. So, ayun. Thank you, Coach Chris. Coach Ian. Thank you, Dad. Salamat. Yun. Coach Borge? Well, first of all, I would like to thank you, Coach Ian, Coach Chris, for inviting me here. It's an honor, sabi nga ni TJ. First time ko mag-podcast. Ganito pala. Ang saya. Saka ang kulit. Lalo na kayo. Kayo yung kasama, Coach. Thank you. And siyempre, gusto ko rin i-greet yung family ko sa New Zealand. Sa kasi sa London, nakikinig sila si Ate Jingle, Mama, Papa, Ate Jing, Ate Jeanette, Ate Len. Nanonood sila doon. Kanina nga nakapasok sila. Nagulat sila eh, nakapasok sila. Siyempre, I just want to greet also my wife na very supportive. Siya yung nag-set up nito para sa akin. And her family, De La Cruz family, nakikinig sila. Ito, live oh. And syempre yung batchmates ko, sabi nga ni TG, 05 ba TG? 06 ako eh, mas matanda ka pala sa akin. Sorry, 06. Hindi, yung batch 06. Ayan, gusto kong mag-hi sa kanila kasi magkausap kami sa group, nagkukulitan kami. And lastly, yung mga kaasaran ko dito sa NBA series, yung sinasabi kong kung ano yung pick nila, doon ako sa kabila, yung The Barkas friends ko. Hi sa inyo. Salamat sa pakikinig. And sa lahat ng nakikinig ng King and I. Tama, no? Yes. King and I, maraming salamat. And support nyo ang King and I. Magandang podcast. Marami kayong matututunan. Saka bukod sa marami kayong matututunan, napakagwapo pa ng mga hosts. Yun yung magdadala doon. May gigibigay ng followers. Correct. Siyempre, habang nakikinig kayo at nanonood, kailangan kumakain kayo ng pandesal. Kaya order na kayo sa New Project Manila.
Saka Gyudon. Diba? Saka Gyudon. Yun. Gandang kombinasyon nun, ha? Coach Borge, parang may nagpapabati sa'yo. Dito sa... Dito, check mo. Sa, ano, tingnan mo. Wait lang, ha? Sino ba to? Coach Borge. Ah, hi kay... Ah, kay Angela May Calleja. Friend ng wife mo. Tama? Hello, kay Angela. Thank you for listening. And yeah. Keep safe. Stay healthy. Always positive. Be positive. Pero wag lang sa COVID. Okay? Yeah. Okay. Eto, may mga... Ano, may mga... Mga nagpapa-shoutout dito. John Sales. Idol ko yun. Coach Chris King de la Cruz. Yun. Kaibigan natin niya. Si John. Singapore. Yun. Aling John. Magandang gabi. Eto, malupit. James Tolentino. Pa-shoutout mga idol. Idol ko yan. Idol ko. James, naman idol. Yan. Idol namin yan. Idol ko sa lahat ng bagay yan. Coach James. Bounce pass. Podcast. Yun. Okay. Ito. Ang dami mo talagang fan dito, Coach Chris, eh. Jordan. Ano ba to? John Jordan. Oh, yan. Nagpapabate. Oh. Tapos meron pa. Nicolas Chabelin. Okay. Let's go, Papa King. Okay. Chanting ko yan. Ito, isang... Ito, magaling talaga to. Magaling na PT to. Julius Magaling. Shout out, Coach Ian. Yun. Ito, sigurado ko, kilala yung dalawa. Neil Anthony Pascual. Sarge! May bagyo daw ba? May bagyo. Yan ang idol. Yan. 2008 okay. NCAA Mythical. Yan. Si Papi, kung tawagin natin. Yan, hello, Papi. Kamusta sa inyo ng wife mo saka ng kids? Yun. O, tama. Si Jambi Santos bumati din. Oo nga. Sabi ni Jambi, yung Eastern Conference saka Western Conference, nag-agree sila kay TG. Game 7 daw sana. Kasi yan, pahabol lang ako, nag-text sa akin, nakalimutan ko raw si Ate Rose Ann. Nakalimutan ko raw batiin. So, hi Ate Ann. Good evening. Good evening. Good evening sa inyong lahat. So, thank you very much, Coach Borgie Hermida and Coach TG Guillermo para sa inyong time. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa inyo. Salamat din. So, ulitin. Anytime, Coach. Anytime. Thank you, Coach Ian, Coach Chris. Okay. Thank you, Dad. So, yun. Saya yung ano na yun. Ma-upgrade na yung analysis part natin, Coach Ian. Oo. Oh. Kakaimbita na tayo. Nakakaimbita na tayo ng guest. Tapos makaimbitahin din sa ibang podcast niya sa susunod. Dahil nakakaimbita na tayong guest. Oo. Di ba? Unti-unti na yan. Papasok na yan sa mga susunod na episode ng ano, King and I. So, punta na tayo dun sa ano natin, Coach Ian. Sa hot topic natin ngayong gabing ito. Ito na talaga. Ito na yung ano natin. Ito na yung pinaka main topic natin. Okay? Thank you for calling King and I. This is Coach Ian. How can I help you today? Yung ganyan. Diba? So, Coach Chris, ako nagtrabaho ako sa ganyang industriya, sa BPO industry. Okay. Alam natin, very decent job. Na ano talaga na malaki yung sweldo na nakukuha mo, 'di ba? So kumbaga marami talaga na ito yung unang trabaho. 'Di ba, Coach Chris? Karamihan sa mga bata ngayon ito yung tuntungan. Ito. Totoo. So 'yun nga, having said that na marami kong natutunan diyan sa industriya na yan. Marami kong natutunan sa industriya na yan. Especially, how to communicate with foreigners. Siyempre, di ba, doon tataas yung confidence mo para paano ka makikipag-usap sa kanila, eh. Di ba? Ikaw, Coach Chris.
inisip ko ring mag-apply dyan minsan dahil nung matanda na akong gumraduate ng college, 25 na ako nun. Kasi nagseminaryo ako tapos huminto pa ako sa pag-aaral. Pero kasabay naman ng ano, ng paglabas ng application, no, resulta ng application, nauna yung school application. Nagtrabaho ako sa isang eskwelahan, pumalik ako sa alma mater ko. Yun yung pinili ko dahil naging ano ko, naging parang practical ako noon. Pero nag-apply din ako dahil yun nga, sabi mga tungtungan ito ng mga gustong makakuha ng work experience. Dahil dito sa Pilipinas, Coach Ian, masaklap na katotohanan. Hindi ka tatanggapin sa trabaho kung wala kang work experience. Na feeling ko maling-maling ano, maling-maling sistema 'yan dahil paano ka kukuha ng experience first time mga magtrabaho, 'di ba? Mm-hmm. So walang nagagawa yung ibang kababayan natin kundi dito unang pumasok at naging stepping stone itong industry. Tama. So by dagdag ko pa no, yan nga no, yung stepping stone na yan no. So napaka-rami. So, kahit na yung mga undergraduate ng college, eh, nakakapasok dyan sa industriya na yan. So, sila yung, kumbaga, ito nga, tama yung sabi mo, ito talaga yung ginagawa nilang hakbang para makapag-provide better sa kanilang pamilya. Ano kasi to, brother, eh, yung industriya na to, parang napaka-practical lang kailangan, di ba? Yung ano lang, di ba? Speaking skills, di ba? Tapos diskarte, tamang pag-iisip. Makapasok ka na dito eh. Meron ka lang talagang magandang ano, di ba? Yung sa pagsasalita mo. Tapos tamang ano, disposition sa utak, di ba? Sa emosyon. Pasok ka dito. Pero taas ang kamay ko doon sa mga kasama natin, mga kababayan natin nagtatrabaho dito sa industriya na to dahil ano to, tibay ng dibdib tsaka tibay ng katawan dahil usually night shift nga, di ba? Night shift itong trabaho ng mga kababayan natin sa industriya. Tama. So, kumbaga night shift, no? Sinasaalang-alang nila yung masarap na tulog sa gabi, di ba? Para ano, para dito sa industriya na to. Ito daw diba? Yung ano, literal na sinasabing ginagawang araw yung gabi. Oo. Which is alam natin na ano na mas masarap talaga matulog sa gabi. hindi mo pwedeng bawiin yun sa umaga eh. Sabi ng mga doktor, ano daw yan eh. Once na nawala mo na yan, ano na, wala na talaga siya, hindi mo na siya mapabalik ulit. So, talagang ano to, may hazard talaga dapat dagdag na pay, no? Talagang binabayaran yung sinasakripisyo ng katawan mo dito sa industriya na to. Tama. Okay. So, having said that, okay, we have a guest from BPO companies, okay. I don't want to put them on a situation that ano. Okay. So okay. We have okay. So let's welcome them. Iba't ibang company sila. So welcome muna natin si yan, eto, kaibigan natin si James, si Elise, at si Ja. Okay? So, welcome guys dito sa aming podcast. Okay, so si paring James natin, ano talaga eh. So, willing talaga siya na magpakita sa camera. So, diba? So, okay. Siyempre, sayang exposure. Yun! Yun. Tama. Diba? So, sige. Dito kasi sa, ano, palaging meron kaming past, present, and future. Sige. So, simulan natin kay paring James. Ano yung past, present, and future para sa kanya? So, past, kung ano yung past work niya kung saan siya ano, pero pwedeng hindi niya banggitin kung ano yung company, and then present ngayon, and then yung future plans niya. Go, James, take it away. Okay, so siguro yung sa past,
yung past two kasi na work is with a BPO company din. And yung time na yun is OJT ko for HR, so human resources. I graduated sa, as a psychology student sa PUB. Tapos, present, so BPO pa din, pero I started 9 years ago sa current company ko ngayon. So, staying strong. Started with non-voice, tapos ngayon nasa voice na ako. Tapos, for future, I don't have any plans so right now to leave the company. So, yung future ko pa rin is with the same company, pero siguro ibang role na. From siguro past yung non-voice, tapos customer service. So, susunod na siguro yung sa future is either analyst, as an analyst, or as a team leader na yung kasunod. Pero same company pa rin. Kasi okay naman yung company ni ko ngayon. Yun. Yun naman pala. Di ba? So, James, okay, having said that, you're planning to, future plan mo, you will stay with the company, di ba? Pero, long-term na iniisip natin? Kumbaga, gusto mo ba mag-business? Okay. So technically for long-term plan, 'yun tama ka Coach Ian. Gusto ko talaga mag-business and I recently started 'yun nga yung Alfonso's R&B. Yun nga nakapagpadala na ako kay Coach Ian noon. So hopefully Coach Chris papadalan din kita sa susunod. It's technically James R&B or Alfonso's R&B is a roast belly and ribs, pork belly and ribs. So, we started in August, ako tsaka yung mga pinsan ko. So, from cooking, hands-on kami, hands-on ako until sa delivery. So, yun yung goal ko talaga is to have my own business, to be the boss of my own business. Yun. Sige. Dahil dyan, okay, dahil dyan na meron ka din palang own business, sige, idagdag natin dito. Ano ulit yung pangalan ng ano mo? Yung business. Alfonso R&B. So Alfonso R. R. So letter R is and B as okay. In boy. Okay. So parang R&B. Alfonso's Ribs and Belly. Yes. Okay. Tapos ang phone number for everyone to contact is 0949-880-9110. 9110. Okay. So, Ribs and yes. Belly. Kaya pala, Alfonso, R&B. Yes. Kala ko yung ano, yung tugtog eh. Yes. R&B. Ay, di. Kinakacher, di ba? Yan. So, madami tayong choices. Meron tayong Do Project Manila, meron tayong Gyudon, meron tayong Alfonso Ribs and Belly. Napag mo na rin yung Laing Grata Ilocana para kumpleto. Sige. Napag natin yung Laing Grata Ilocana. Napag natin yung... Oo. Diba? So, okay. Isa din siya sa kasama sa isang nagtatrabaho sa BPO company. Okay? Let's welcome Elise. Okay? Elise? Hello. Hi, Elise. So, good evening sa'yo. Good evening. Mm-hmm. So, dahil dyan, past, present, and future, your turn? Sa past, I worked with a different BPO company. Tapos, I'm working for another BPO company right now for 2 years. Future, gusto kong magstay pa ng a few years with current employer but I'm planning to start my own business. Actually, nagpa-part-time na ako with that business. Unfortunately, affected siya ng pandemic. So, stop muna yung part-time, which is events planning. Okay. Maganda yun, ha? Yung ibang industriya na naman yung events planning na yun. Diba? So, okay. Since you said that yun sa events planning, Coach Chris, baka meron kang gustong itanong kay Ma'am Elise? Yung sa events planning ba talagang nag-undergo kayo ng training niya? Kumuha kayo ng
alam ko sa TESDA parang meron course na ganyan. Puma ba kayo noon, Elise? No. Actually, since my first BPO company, after ko mag TSR, napunta ako sa marketing, and yung main focus nung position ko doon was to handle site events and site-wide events. So, dun siya actually nahasa. And then, nung nag-transfer ako sa second company ko, dun sa account namin, majority, sumama ako after 6 months or 1 year dun sa tinatawag naming group na nag-handle ng events for the LOB. For the account, sorry. And then, yun. Pero after parang mga 2 years kami nag-decide nung friend ko na mag-events planning kami. So, hopefully by next year, makomplete na namin yung papers namin. As in, ma-register na kami lahat-lahat. So, tapos ifu-full blast na namin siya. Saka sana mag-normalize na tayo lahat kasi para maging full blast na rin yung mga events na i-organize ninyo. Yes. Yun. Okay. And our last guest and not the least, Miss J.A. Miss J.A., are you there? Hello? Miss J.A., are you there? Ayun. So, baka nagkakaroon ng connection problem. Ng technical problem si Miss J.A. You know, 'di ba? So, okay. Coach Chris, fire away. So, tanungin ko muna, unahin natin si James ulit, no? Pakilala sa ating mga manonood yung nature ng trabaho ninyo kasi lang natin, 'di ba? Masyadong may sinabi ka kanina, voice, non-voice. Pakilala sa mga general audience natin yung nature ng ginagawa niyo. Okay. So yung nature kasi ng BPO industry is there are two types. Actually marami pero we can divide it into two types, yung non-voice at yung voice. So technically non-voice yun yung mga nagse-set up lang ng account. So more on paperwork sila. So ang kaharap nila computer, yun lang paper. Wala silang kausap kundi yung katabi nila or yung sarili nila kung inaantok na sila. So voice naman, yun yung katulad yung sinabi ni Coach Ian kanina, may kausap kang ibang tao, may kausap ka usually foreigner, and that will improve your communication skills. So, voice talaga siya, totoong tao yung kausap mo, hindi robot. At yun, katulad yung sabi ni Coach Ian, kailangan nga yung emosyon, yung kumbaga yung katinuan mo pag may kausap ka ibang tao. How about si Elise? Sa amin, more on voice, pero past experience, for ako kasi madami na akong ginawa dun sa account namin. Nag-voice na ako, nag-non-voice callback. So, lahat halos ng tax. Nag-floor walk din kami dati if may bagong hires sa LOB namin. So, halos lahat ng task nagawa ko na rin. And talagang sobrang kailangan mo ng patience kapag nakikipag-usap ka sa foreigner since hindi kayo parehas ng culture. Tama, no? So, totoo yun. Sabi nila, iba't ibang kultura. Diba, Coach Chris? Sa pinakamalaking adjustment yun, no? Coach Ian, sa industry ng BPO, no? Yung talagang pakikipag-usap sa banyaga. Correct, tama. So, hindi lang isang kultura. So, multi-race, di ba? Iba-iba. Iba-iba yung kailangan nilang kausapin. So, tulad sa Amerika, hindi naman lahat Amerikano, di ba? Merong mga Indiano dyan, merong mga Canadian, merong mga Briton, di ba? Na mga nandiyan lang din. Meron ding mga Asians, meron ding mga Chinese na nandiyan din, di ba? So, mahirap. Mahirap din talaga yung trabaho nila, Coach Chris. So matanong natin, no, Coach Ian, ilan taon na kayo sa industriya, no? Counting doon sa mga
past companies ninyo? Si Elise muna. I've been with the BPO industry for 15 years. So, first work ko talaga BPO. Tapos nag-stay ka na dyan talaga, hindi, walang bitawan na. Walang bitawan. Yes, yes. Four companies so far for 15 years. How about James? Ilang taong ka na sa BPO industry? Ako, 9 years na. 9 years and 2 months. Pagka-graduate ko after 3 months, na-hire ako sa current company ko. Yun. So, si Elise, 15 years. Elise, 15 years ka na ring night shift? Nag-morning shift ako for more than a year dun sa previous company ko before current. Oh, okay. So, night shift ulit. Oh, ngayon night shift na ulit. Yes. So, mga 14 years ka ng puyat, ganyan. Oo, but mas gusto ko yung night shift kasi mas sanay ako sa kanya. Tapos, ayoko kasi ng traffic. So, ayoko rin masyado ng morning shift. But, kailangan ko mag-adjust dahil kung ano-anong sakit na rin ang niregalo ng BPO. Yun. So, dito talaga makikita natin yung levels ng ano, Coach Chris, no? Mga level na mga trabaho nila, hindi din talaga basta-basta, di ba? Kasi yung marami ako naririnig, ano, talagang ako, sabi mo kanina, bago tayo nagsimula, taas ang kamay ko sa mga katulad nyo na nandito sa industriya na to, na huwag natin sasabihin yung salitan lang, di ba? Dahil yun yung mga sinasacrifice ng mga kapatid nating nagtatrabaho sa BPO industry, unang-una, taking a toll on their health, on their bodies, di ba? James, ikaw, may mga sakit na ba rin na ano so far na acquire o hawa ng Diyos, wala pa naman? Unfortunately, meron na siguro dahil hindi ka na, dahil panggabi ako, so hindi na ako masyadong naaarawan ganoon. Unfortunately, nagkaroon ako ng, hindi naman sa nananakot, maybe it's with the genes as well, nagkaroon ako ng vitiligo, pero manageable naman siya. Kaya pa, kaya pang gamutin. So far, yun pa lang naman after 9 years. And hopefully, wala na. Oo nga. Sana wala na. Oo, pagdasal natin yan. Okay. So, yun. Si James, 9 years. 9 years lang po yan. Yun. James, straight yun, 9 years. Straight year, walang day shift yan, ha? Walang day shift. Walang day shift yun. From day one sa company hanggang ngayon. Siguro, masasabi kong day shift lang yon pagka may maaga akong training. Pero kasi pagkatas ng training, may pasok pa din. So, di ko alam kung consider as day shift yun, pero diretso talaga yun. From 3 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga kinabukasan yun. Pag may training na kasama. Ganun. Ma-curious lang ako, matanong natin sa mga guest natin yung hiring process. Oo nga. Ano ba yung mga, ano dyan, yung mga, kasi naiintindihan ko, may mga undergrad, di ba? So, ano yung mga requirements para pumasok sa industriya na yan? Tapos, papano nga yung hiring process? Tulad kung sa'yo, James, kumbaga may mga na-experience ka na rin ibang company as well as sa'yo, Elise, di ba, may mga na-experience ka na ibang company. Ano yung typical na hiring process ng BPO company? Elise? So, yung sa'kin, yung typical... Typical hiring, if walang pandemic, usually it's by referral or by walk-in. So, for me, mas better na mag-walk-in ka instead of referral kung walang pandemic ka. Kasi, mas mabilis yung process if nag-walk-in ka sa company na ina-applyan mo. Now, since may pandemic tayo, so lahat, halos lahat ng BPO company, if nanonotice nyo sa Facebook kung may mga fina-follow kayong groups, lahat sila nag-over the phone interview. So, lahat ng process nila over the phone and online, which is more convenient naman talaga. Pero, kaso lang, minsan, pag
over the phone kasi or yung by referral, medyo matagal yung feedback ng mga companies compared to walk-in. This is for all companies naman and not only for the current employer. Mm-hmm. Okay. So, mas madali talaga yung ano, no? Yung walk-in. How about sa'yo, James? Just like with Miss Elise, ganun din. Walk-in din before pandemic, mas maraming walk-in. Tsaka, pag walk-in kasi yung isa sa benefit nun is may mga one-day hiring process. So, pagpasok mo, kung mapasa mo lahat ng exam, paglabas mo, may employer ka na or may trabaho ka na. Whereas, kung i-compare natin siya sa online, sa referral or phone interview, mas matagal yung feedback kasi yung iba yung pag-analyze ng HR ng face-to-face interview versus to phone interview. Iba kasi yung impact na nabibigay na emosyon pagka nakakita mo yung kausap mo versus sa hindi mo nakikita. So, ganun din. In general, ngayon, more on referrals, mas marami ng, dahil sa pandemic, mas marami na talagang na-hire due to referral. James, Elise, yung bang sa, ano, practice ba sa BPO industry? Kasi nakikita ko minsan yung pag may walk-in applicants, yung merong signing bonus, practice ba yun sa industry or yung ibang companies lang nagbibigay doon? Not all. Yes, kasi may alam akong BPO company, mass hiring sila ng 1,200 FTEs. So, syempre, for them to, you know, capture more people, so magpapasigning bonus sila, which is malaki yung signing bonus nila. Actually, it's 50K. So, sinong lahat, syempre, nangangailangan ng pera and very inviting naman talaga kasi yung 50K na signing bonus. Ang ano lang sa signing bonus, hindi kasi siya one time na lapag. So, it can be paid to you. Yes, staggered. Depende sa contract. Pero yun nga, inviting kasi siya. Yun. Okay. So, dun sa pinapasukan mo or sa na-experience mo dati, na-experience mo rin ba yun? Or Yes. Yung signing bonus. Mm-hmm. So, yun. So, si James nakakuha pala ng signing bonus dito. Okay. So, wala akong signing bonus na experience. Pero nung nag-HR ako, yun, meron talagang signing bonus. Tsaka yung sa current company ko, depende sa need ng mga team, ng business unit. Kung bibigay sila ng signing bonus sa mga walk-in. Pero ngayon kasi pinalitan siya ng referral bonus since more on referrals dahil sa pandemic. Okay. Iano ko lang yung sinasabi ni Elise kanina, Coach Chris, ha? Yung 1,000 FTEs. When you say FTEs kasi sa BPO industry, tao yon, number ng tao na kailangan nilang i-hire, na i-hire nila. So, yun yan. Okay. Sorry. Salamat sa clarification, Coach Ian. Yun, kaya sabi ko, para natuto lala si Coach Chris, ha? Okay, so, di ba? Speaking of signing bonus, benefits, ano yung mga karaniwang benefits dyan sa BPO companies? Si James muna, James. Okay. Yung sa current company namin, isa sa benefit pagka night shift ka, yun nga yung nabanggit mo, Coach Chris, kanina, is yung hazard pay. So, automatic yun pag night shift ka, may hazard pay. Tapos pagka sobrang late yung pasok mo, katulad ko yung pasok ko is 11 PM, meron din kaming taxi allowance. So, that's non-taxable. And maliban doon, meron kang basic and performance-based bonuses. So, yung sa basic, automatic yon, nasa payslip mo, magtrabaho ka man or wala. Yung performance-based, yun yung parang pag-push yun ng company na mag-perform ng maayos. Maliban doon, yung current company ko,
I'm not sure if all BPO companies offer this. May optional investment package na if you, if the employee stays within the company for a certain number of years, tas nag-resign sila, maliban sa back pay, may ma-receive pa silang investment package. Tapos yung pinakagusto ko dito, which is na-share ko sa parents ko, is yung comprehensive health benefit package. Alright. Yan talaga yung pinakamaganda sa BPO industry, yung HMO. Yan ang tawag nila dyan. Kasi syempre, sa sobrang mahal ng ospital, ng pagpapagamot, okay, dyan talaga bumabawi yung mga, ano, yung mga BPO company na yan. Syempre, they need to keep their staff healthy. Diba? Kasi lalo na, night shift sila, 'di ba? Karamihan, 'di ba, Coach Chris? Oo. So kailangan talaga yung ano na 'yon, no? Yung benefit na 'yon. Yung pagkakaroon ng mga HMO provider. Malaking bagay 'yan, lalo yung mga pag may nararamdaman ka, bigla ang check up, bigla ang medical test. So malaking ano 'yan, malaking bagay para sa mga nagtatrabaho. Hindi lang sa BPO, ah, sa lahat ng industry. Napakaswerte ng mga taong nasa kumpanya na shouldered ng company nila yung ano na yun, yung ganung benepisyo. Tama. Kay Elise. Kay Elise, yan. Halos same lang din. So, meron din kaming non-tax allowance na included sa package na sinign mo sa contract. And then, meron ding performance-based incentive. May attendance incentive pag nakompleto mo yung buong month na pumasok ka nang wala kang sick leave. Tapos, may taxi allowance din for late shifters. And, of course, yung HMO. VLs and SLs, compared to yung mga ibang private companies and ibang companies kasi sila lesser yung VLs nila. So, mas marami yung sa amin. Sa mga BPOs, actually, mas madami ng bahagya. Siyempre, yung mga ano din nila, yung mga pa-events din nila sa office, na nakaka-benefit din yun sa mga agents kasi, like, kunyari, magbabazar sila dun for before mag-Christmas. So, nakaka-benefit din yun kay agents or sa employees kasi, hindi na sila kailangan mag-mall, hindi na sila kailangan, ano, andun na. So, tsaka yung mga small stuff na binibigay nila sa mga tao nila, nakaka-benefit din kami doon, so as their employees. Yun. Alright, medyo nawala, nagkaroon ng connection problem si Sir James. Pero bago tayo dumako dyan, okay? Okay. Sige, nagkaroon ng technical problem si Sir James. Okay. Sige, tuloy tayo. Pero bago tayo bumalik sa topic natin, shoutout muna, okay, kay Boss Marvin Hayes. Okay, shoutout na to Boss Borgie and TG and Coach Ian. Okay, sabi ni ano ni Marvin Hayes ng Manila, di ba? Manila Stars. Saka shout out din dun sa aking kasamahan sa UST na guro. Laging nanonood sa atin si Sir Jason Degulyado. Sir, malapit na ulit tayo mag-basketball. Ito yung ano namin eh, sentro namin sa team namin sa senior high. Magaling din to si Sir Jason. So, shout out sa iyo dyan, sir. Maganda gabi sa inyo sa inyong tahanan, sa mga pamilya nanonood. Tama. Okay. So, eto, isa nating kaibigan. Boss Kiko Malikdem. Yun. Game daw. Sabi ni Kiko Malikdem. Okay. Eto. Mamaya. Okay. Eto. Kanina, umabot tayo ng New Zealand dahil sa family ni Coach Borgie. Eto naman, from Pangasinan, Arturo Gloria Alapit. Ay, si Tito. Okay. Dito ko yan. Ayan.
Oh, yan. Hello, Chris. Watching from Pangasinan. Sorry, Pangasinan pala. Okay. Dito ko na hindi okay. ko pa nakikita personally. Maganda niya. Yun. Okay. Ito, pinsan ko. Okay. Pinsan ko naman. Maraya, pobre. Wow daw. Wow daw yung programa natin. Wow. Okay. Wow. Thank you very much for watching. Thank you. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Tapos si Jason Degollado. Yeah. Yan nga, yung binati mo kanina. Di ba? Yung binati natin kanina. Okay. So, eto pa. Jenilyn Osenar. Okay. Jenilyn Osenar. Mga manghamanga sa programa natin itong mga fans natin eh. Di ba? Si ano din, binabati ko Francis Marasiga na nasa States. Yung sama ni John Sales. Ano rin yan? Intay lang. Parang gusto sumama sa usapan to eh. Intay lang, kaibigan. Tama, intay lang. Okay. Okay, shout out to Noblesa Martinez, Bless Sevidal, Kevin Bello, and May Mendoza. Shout out. Shout out sa inyo. Okay. Shout out sa inyo. And kanina pa to, Angela May Calleja. Okay. Angela May Calleja. Binati ka na eh. Papabati ka na naman. Diba? Okay. Okay. Okay, yung ibang mga taga BPO industry na gustong makisama dito sa ating discussion, okay? Ipo-post ko yung ating link, okay? Kung gusto niyo sumama sa ating discussion. Alam natin medyo ano to, medyo well, di ko masasabing sensitive, pero maganda tong magiging discussion natin dito, 'di ba? So you can ano, 'di ba Coach Ian, tulad nung discussion natin last week sa mga guro ngayong pandemic, eto wala pa naglalapag nito eh. So yun ama, yung pinipilit nating ilapag lagi sa mga nanonood sa aking NI, yung mga matters, yung mga issues na walang ano, hindi pa napapansin. Walang pumapansin at hindi na pag-uusapan. Papansin din natin. Papansin. Bakit? Di ba? Dahil itong King NI ay podcast ng mga nanonood. Para sa aming okay. discussion. Alright. Okay. Tama. Alright. So, dahil nagkaroon ng connection problem si James, eto na, welcome natin si J.A. Oo. Miss J.A. Hello. Are you there? Yun! Eto. Sorry, technical difficulty. Eto, pare ko eh. Love na love ko tong taong to. At ano to, kaibigan ko talaga to. Di ba? Kaya ano, okay, Miss J.A., hindi ka naman namin paliligtasin sa aming past, present, and future. Okay, sabihin mo naman, ikwento mo naman sa amin ano ang iyong past and yung present mo and then yung future plan mo, Miss J.A. So, past, present, so sa BPO industry ako for 11 years. So, past, I was in operation, procurement operations. Naka-work ko pa si Coach Ian. So, doon kami nagkakilala. And right now, still in a BPO company, narinig ko kanina yung discussion niyo with James and Elise. Non-voice ako. I'm under shared services. So, part ako ng project or process migration or transition. So, kami yung nagdadala ng work from other countries to the Manila Delivery Center. So that's my current. Future, hindi ko pa alam. Baka BPO pa rin. I don't know right now. May pandemic. So hindi ko pa alam, you know, yung future for now. Yun. So totoo nga, ang hirap. Ang hirap i-project ng future, Coach Chris, no? Ang hirap. Walang kasiguraduhan nitong nangyayari sa atin ito. Sabi nga ng World Health Organization, ang projection is magbabalik pa sa lahat sa normal sa 2022 pa. So talagang kailangan nating mag-adjust at mag-adapt. So yun. Tama. Okay. Asa na tayo? Coach Ian, tanungin okay. natin si Elise. Mm-hmm. Ano yung ano no? Saka si Miss JA. Ano yung pinaka-weird na na-experience nyo dito sa ano pagtatrabaho sa BPO? Dahil kapapasok lang ni Miss JA, sige siya yung ano natin, tanungin natin nung una. Ano yung weird na experience natin? Weird. So, wala kasi akong point of comparison since 11 years ako sa BPO. Pero, the first time ako nag-enter ng BPO,
pinapapasok ako ng Christmas, ng New Year, parang wala kang bakasyon, even your birthday, you still need to be in the job. This long hours. So, since no fresh grad ako, since fresh grad ka nga, eh, bibukid ka pa. Parang sa'yo lahat pinapagawa. To the point na parang 15 hours ka lang nasa office, tapos expect kang hindi ka malate the next shift. So, di ba, hindi siya, it's not a very good, ano, practice talaga. So, that's why I left the first company. Kasi parang wala na akong life. So, yung second company, doon medyo mas nakapag-adjust, medyo nagiging senior na tayo through the year. So, alam mo yun, yung mga holidays na ayokong pasukan, kakaroon ka na kahit pa paano ng, ano, ng power na hindi ka pumasok sa mga araw na yun. Kakaroon ka na ng liberty. Di ba? Yes, you're right. Parang ata sa ibang ano sa ibang trabaho din Coach Ian, 'di ba? Pagbago ka, 'di ba? Pabibo ka ng konti habang tumatagal ka. Ayan na, nagiging ano na, pwede na mamili ng araw na hindi pasukan, 'di ba? Biglang biglang na nagkakalagnat, nagkakatrangkaso, 'di ba? Well, I think yung sa sinasabi ni Miss JA no, ni Miss JA. So, still babalik tayo dun sa sabi nga ni ano ni Mr. Miyagi, di ba? Yung balance of life, di ba? Balik tayo, di ba? Bumabalik tayo sa mga dati nating podcast, di ba? Maganda yung mga, di ba? Balance of life. So, yung kay Miss JA, yung work-life balance, di ba? Yun, kumbaga, lahat naman ng tao, yun ang hinihingi, di ba? Sa mga company. Work-life balance, di ba? Miss J, Miss Elise, ikaw naman po. Ano yung isa sa mga weirdest na na-experience mo? Weirdest na siguro si Jun. So sa BPO kasi, Coach Ian, since familiar ka naman nag-work ka before, ewan ko narinig mo na yung mga kwento ni Jun at ni Nene at kung sino-sinong mga unknown entities na nagkakalat sa BPO. So sa lahat ng pinasukang company, may moment yang si Jun. So, may one time sa previous company ko, nagte-training pa lang ako doon. I think mga 25 kami na nagte-training. And yung trainer namin nag-count off or binilang kami sa training room. Ang bilang niya 26. Nakita niya yung pang 26 na person doon sa line namin, which is doon sa pinakalikod. So, I think yun lang yung pinaka-weirdest na experience ko. Nothing else. Kasi when I entered naman the BPO company, expected ko na yung mawawalan ka talaga ng work-life balance. So, parang, pero hindi naman siya nawala sa isip ko na kailangan ko para i-maintain yung balance sa buhay. Pero, alam yung parang normal na lang siya sa akin since matagal na nga rin ako sa BPO. So talaga ang pinaka-weird lang sa akin is yung mga experiences with Jun and Nene. So yun lang. Coach Chris, okay. Ano lang kita, ha? Ito yung si Jun at si Nene. Ha? Miss JA, alam ko dati nung magkasama tayo sa trabaho, di ba? May tumatakbo sa floor, wala naman tao. Kaso di siya sa akin nagpakita eh. yun, Coach Chris, di ba? Yun. May pangalan pala, Jun at Nene. Oo, ito sa amin malupit. Si Bata. Madalas Bata. Oo. Yun. Okay. So, yun yung sinasabi ni Miss Elise na, ano, na si Jun at Nene na bigla-bigla na lang nagpapakita, di ba? Diba? Creepy, diba? Dahil gabi. Diba? Creepy. At totoo lang, marami talagang mga ano, ganyang kwento sa BPO industry since gabi ka nagtatrabaho. Diba? Okay. Coach Chris. Okay. Sige, Coach Ian. Okay. Okay. Ma'am Elise tsaka Ma'am JA, ano naman yung mga challenges na hinaharap ng mga BPO workers ngayon sa ano work from home setup? Miss Elise? Challenge sa work from home setup is, of course, di mawawala yung internet connection mong pawala-wala. And yung isa pa yung
sometimes or most of the times yung tools namin, kung saan namin kinukuha yung or ina-access yung mga gamit namin for our calls, minsan may problem, may technical issues din siya. Plus, of course, yung noises, kasi meron kaming tatlong aso dito sa bahay. So, pag nandito sila sa setup ko, kasi sa garahe ako naka-setup eh. Medyo maliit lang yung house namin, so hindi ako, and mahina signal ng phone sa loob. So, yung calls namin kasi nararoute sa cellphone. So, kailangan sa garage ako mag-work para full signal yung cellphone ko. Tapos, mas malamig din dito, mas presko. So, mas masayang magtrabaho. Yun lang, pag may tumatambay ng mga pusa sa labas, so lahat ng aso nag-aaway dahil gusto nilang habulin. Plus, yung kapitbahay namin, maraming manok. So, yun lang naman. Pero, since nag-start ako mag-calls nung June, so far, naging icebreaker pa sa mga kausap ko yung mga aso, yung mga manok. Kasi, nagtatanong sila, are you in a farm? Or, I'm sure nakita niyo yun sa Facebook, may nag-upload ng TikTok no na, parang gumawa siya ng TikTok na, are you working in a farm? Kasi may tumitilaok na manok, ganyan. So, yung ibang kausap namin, yung ibang kausap ko, sorry, is medyo ano sila, parang may slight ng tuwa sila kasi parang ang unusual nung setup. So, ano na rin siya, parang medyo challenge lang siya kasi pag nakisabay yung ingay nila, hindi mo maririnig yung kausap mo. No. So, yun, ang hirap din talaga mag-work from home, di ba, Coach Chris? So, talaga ng signal ako, tulad yun. Pag nagtuturo ako, lalo pag 7 a.m. yung klase ko, yung kapitbahay namin, kasi doon ako sa tabi ng bintana naman eh. Nagsimula ako magklase, yun nga, kumakahul yung aso, tumitilaok yung manok, tapos yung may mga tambay doon sa baba, kwentuhan, parang nasa kabilang street yung kausap, naririnig lahat ng estudyante. Mm. So, papaliwanag mo na lang sa kanila na, yun nga, ito yung bagong pamamaraan ng paggawa eh. So, correct. Mapalad tayo na may ganito tayong platform, pwede natin pagtiyagaan kesa sa wala. Kesa sa wala. At walang trabaho, di ba? Oo. Tama. May trabaho din. Miss J.A. Yes. Challenges. So, of course. So, tulad kanina, hindi ako maka-connect dito sa StreamYard. So, technical difficulty talaga yung internet natin. So, shout out sa PLDT Smart. Sabi nila, walang interruption. Pero clearly, mahina yung internet ko ngayon. Pero throughout the ECQ quarantine until now, naka-work from home ako. Never pa naman akong nag-PTO or nag-leave because nawalan ako ng internet connection. So, lagi dapat may backup. So, kung meron kayong internet connection sa bahay, dapat meron ka rin data para in case na mawala yun, yun yung gagamitin mo. So, ang hirap nun kasi sa office, readily provided yun sa'yo eh. Expected of the company na mapaprovide yun sa'yo. The moment na pumasok ka sa office, maayos yung facility, maayos yung internet mo, malamig, everything, walang noise. So, alam mo yun, lahat na yun, yung conducive talaga for working. So, it's kind of difficult right now, but alam mo yun, sa situation right now, and more than 6 months na rin naman, sabi nga namin, regular ka na sa pagiging work from home. Kahit pa paano, nakapag-adapt ka na. Tama, tama. So, yun, no? Yung connectivity issue, hindi lang sa topic natin last week na about sa online education, kasama din ang work from home setup ng mga BPO. Sabi nga nila, di ba, dati pag may signal, walang pasok. Ngayon, walang signal, wala rin pasok. So, yun yung bagong na-coin. Dahil yun nga, actually, itong limang araw na to, di ba, yung department namin sa university, ang unang nag-declare. Wala pang nag-declare na ibang school, kami unang nag-declare ng health break na sinabay na rin dito sa pagkakawala ng services ng mga ilang internet provider. Tapos nagsunuran na lang yan. Dahil talagang backbone na talaga ng bagong pamamaraan ng paggawa itong internet connection. Tama, totoo. So, yun, shout out to PLDT, Sky Broadband, Converge! Sabi niyo, walang internet interruption.
Sabi nyo lang yun eh. Di ba? parang araw-araw may maintenance yan. Eh. Oo nga eh. Maintenance eh. Under the sea daw yung maintenance nila eh. Di ba? Coach Chris? So, di ba, nabanggit nga ninyo kanina, di ba, work from home, 6 na buwan na kayo dyan sa mga bahay ninyo na nagtatrabaho. Ano yung mga namimiss ninyo sa opisina? Yung physical na pagpunta nyo sa opisina? Ano-ano yun o sino-sino yun? Miss J.A. Miss J.A.? Yun. Elise? Nami-miss ko sa office, syempre yung aircon. So, as mentioned, yung facility. Sige, Miss J.A., tuloy mo muna. Tuloy mo, Miss J.A. Okay, so yung facility. So, yung workstation mo, yung iba ergonomic pa yung pinoprovide na workstation. So, tsaka kasi doon may separation yung personal life ko and yung work ko. Kasi ngayon parang walang separation eh. Nandito lang, pag-gising ko, nakita ko na yung laptop ko. Unlike before, kailangan ko pang bumiyahe, papuntang office. So, alam mo yun, nami-miss ko yung facility, yung overall facility. Oo, kasi nung kasama ko si Miss J.A., ano kami, seat stand workstation kami. Diba? Nung kasama ko si Miss J.A., so yung workstation talaga, parang ano yun, parang parte na ng bahay mo yun, kumbaga pag nagtatrabaho ka sa opisina. So I agree with Miss J.A. na yung separation ng work at saka ng office, kasi ngayon pagka sa work from home setup, kahit na wala kang ligo, pwede ka magtrabaho. Hindi ka pwede mali. Ang ano ngayon, ang struggle ngayon, Coach Ian, no, Miss J.A. tsaka Elise, yun daw paglalagay ng ano eh, boundary line ng home tsaka ng work. Diba? That, kasi pag nasa ano ka, pag nasa yes. Work ka, diba? Work ka lang talaga, diba? Tapos dito sa bahay, bahay lang, kasama mo mga anak mo, pamilya mo ngayon, hindi eh. Nawala yung ano na yun, nawala yung boundary na yun. Iintindihin ng, let's say, client o tulad sa industry ako, sa education, iintindihin ng kabilang party kung mayroong umiiyak na bata dyan. Like nung, yung sa podcast kong ginagawa, nung isang araw nag-record ako, Coach Ian, no? Yung iyak ng anak ko narinig dun sa background. So, okay lang yun. Kasi yun ang norm eh. Yun ang bagong norm. Na kailangan natin talagang mag-adjustan, di ba? Yun ang nangyayari ngayon. Yun ang realidad wow. Natin. Miss Elise, ano ang namimiss mo sa office setup? Ang namimiss ko, of course, yung syempre yung may sarili kang workstation doon. Yun nga yung may boundary yung work mo from yung ginagawa mo sa bahay. Ang yung aircon, namimiss ko rin kasi ang init. Ano ba? Yung office kasi namin, so may parang may park siya sa paligid. So pag breaks, so masarap maglakad-lakad doon. Namimiss ko rin yung mga kainan doon. Syempre yung mga ka-team ko namimiss ko kasi ano kami, very unusual na team. So pag idle time, maririnig mo na kami kaagad and identified agad na kami lang yung maingay at nagkukwentuhan. May natawag kasi kaming 3 a.m. habit kung lahat na ng kung ano-ano na pag-uusapan namin from one topic to another. Syempre namimiss, nakakamiss din yung may kausap ka na nakikita mo in person aside sa nagcha-chat lang kayo or besides sa nagcha-chat lang kayo every day. So mas maganda pa rin yung syempre nagkikita-kita kayo. Yung personal talagang usapan. Ang tawag nila diyan, Coach Chris, yung mga Yossi break, yung mga pantry break, yung mga ganyan. Yung mga Yossi break moment, di ba? Yung mga, yan talaga. Actually, tama yun. Yung physical na kausap mo yung tao, di ba? Iba eh, iba. Iba yung kaharap mo, hawakan mo,
Diba, naamoy mo. Diba, iba eh. So, kahit saan siguro industriya, yan yung struggle ngayon. Yung magkaroon ka ng physical interaction. Correct. Tama yun. Pero I think naman, malagpasan lang natin tong pandemya na to. Everything will get back to normal. Pero I think yung online work from home setup and then yung online education, hindi na mawawala. Andiyan na yan. Bagong platform na naipanganak. Dahil, bakit ko nasabi? Dahil sa work from home setup, hindi mo kailangan umupa ng space, di ba? Hindi mo kailangan umupa ng space. Like yung mga sa mga offices, hindi nila kailangan ng malaking space para sa mga trabaho, sa mga employees nila. So, ang kailangan lang nila mabilis na internet and then computer. Di ba? So, your thoughts about that, Ms. J.A.? Ms. Elise muna. Your thoughts about that on having the work from home setup na magstay? For me, half and half ako dun sa work from home. Kasi yun nga, sabi ni Ms. J.A. kanina, 'di ba, nawawala yung separation ng work mo and yung dapat na sa bahay mo lang ginagawa. Ang gusto ko lang sa work from home kasi medyo free ka. Free kang kumilos kung anong gawin mo kasi walang nakatingin na TLs, although monitored naman yung ginagawa mo, pero walang pag maingay, kunyari may maingay, walang sisita or something like that. Kasi pag nag-usap-usap kami talagang loud eh, loud kong loud. So, parang ang gusto ko sa office, syempre, na-maintain mo yung nakafocus ka lang sa work. Unlike sa work from home. Kaso yung work from home kasi mas comfortable. So, if mangyayari man sa company namin na magkakaroon kami ng setup na maa-allow kaming to work from home siguro mga once or twice a week, siguro maganda na rin pang ng work-life balance sa agents yun. So, magandang benefit na mabibigay nila yun sa amin. Ms. J.A.? Agree ako sa sinabi ni Ms. Elise. So, half-half. Kasi nga, kahit paano may benefit yung going mismo sa office. Pero may benefit din yung working from home. So, for example, before, pag per months talagang papasok ako ng office, sobrang traffic talaga. As in, bago ako dumating ng office, pagod na ako. Mag-work ka pa lang. So, right now, wala yun. Pero, at the same time, gusto ko rin na may work from home. Kasi like right now, may online school yung anak ko. So, ngayon parang mas... Dahil kailangan din ng guidance ng mga bata for the online school. So, after niya mag-school, ako naman yung mag-work. So, parang, alam mo yun, half-hearted ako in going back to the office and having work from home. So, agree ako kay Ms. Elise na if they can just provide us like a day or two na magkakaroon kami work from home, alam mo yun, at least may balance pa rin. Yun. Babalik na naman tayo sa balance of life. Balance of life yun talaga din. So, having said that, no, paano kayo nag-adjust? Gusto lang namin malaman paano kayo nag-adjust dun sa setup na to dito sa pandemyang ito. Si Miss Elise muna. Actually, medyo shock yung nangyari kasi sa dito sa atin sa Manila or sa Philippines, 'di ba? Kasi parang bigla silang nag-announce same day na mag-EECQ nga. So parang mga before shift 8 p.m. kasi ako. So, parang mga before, siguro mga 6 or 7 or 5 to 7, ganun, nag-announce sila na mag-ECQ, so parang walang lalabas, ganyan. So, parang nung una, in shock, anong mangyari? May tutulong ba si company sa amin since mag-lockdown? Magpo-provide ba sila ng gamit for us to work at home or ganyan? Basta maraming, thankful lang ako doon sa company namin kasi may hindi sila ganun kabilis umaksyon sa sitwasyon, pero na-action na naman nila kaagad. So after 2 weeks nung start ng pandemic, nagbigay agad sila ng gamit or nagbigay sila ng on how kami makakapag-work from home. So hindi magsistop yung sahod namin, hindi gamit yung VLs namin ng 3 months. May internet connection kami, may scheduled VL kami, or kahit ano.
binigyan nila half ng 13 month namin. Ano pa ba? Ano lang, medyo weird lang kasi talaga yung mag-isa kang parang sanay ka sa ako lalo for 15 years nasa BPO ako, tapos puro customer service yung ginagawa ko. So sanay ako nang may tao sa paligid ko. Sanay ako nang maingay. Maingay as in a sense na may nagta-thank you for calling sa likod, may nakikipag-away sa customers, yung mga ganyan. So parang nakakapanibago lang na wala kang narinig na kahit ano. Buti na lang, may sumalba sa yung Netflix na may napapanood ka na habang nagtatrabaho. Kasi nung start, hindi pa kami nakapag... Nagko-calls kasi ako, voice ako. So, pero since may background nga din ako doon sa ibang task, ang nangyari is may dalawang task akong ibang ginagawa na hindi related sa voice. So, since takaganun ako, may chance ako manood ng Netflix, manood ng video, makipag-chat ng wantosawa sa mga... sa old friends, sa mga ka-team ko sa current employer. So, medyo ano lang, medyo-medyo kasi medyo-medyo nakaka-ano lang, nakakabaliw. Kasi nung una kasi hindi natin alam yung mangyayari, ganyan, or san, ano ba mangyayari, makapag-work pa ba kami. But thankfully naman, although medyo late yung delivery ng mga gamit-gamit namin, nakapag-provide naman sila ng way para makapag-work kami. So, hindi na masyadong nakabali. So, 50% lang. So, more or less, yung contingency plan ng company nyo naman, na-meet naman yun, no? Na-fix nila yung issues, na-fix nila yung concerns ninyo. Yes, continuously naman nilang fini-fix and continuously naman sila nagpo-provide ng kung ano mang kakailanganin ng mga employees nila. And yung last time na may delivery sila ng gamit is nagbigay pa sila ng parang welcome kit to employees. So may konting grocery items and then hygiene kit. So syempre yung mga small stuff na gano'n na-appreciate din ng employees yun. Yun, no? Tama-tama yun, Coach Chris. Tama-tama. At least pala. Tugunan ng company kahit medyo huli nga, sabi nga ni Miss Elise, at least nagawa pa rin nila yung part nila para tulungan yung mga empleyado nila. How about at the same time, at the same time, Coach Chris, kumbaga, at yun nga, sabi mo nga, tinulungan din naman nila yung empleyado nila. Pero ang pinaka, ano dyan, ang pinaka cue dyan is yung mga stakeholders. Yung mga business units na ano yung mga clients nila, 'di ba? Yun ang ano, yun ang pinaka isa sa importante kasi kung wala yung mga business mga clients nila, walang ano baka mawalan din sila ng work, 'di ba? Yeah. Miss JA, ikaw naman. Paano ako nag-adapt? So tulad ng nakararami, it was a shock to everyone. So nobody was prepared for this pandemic. So, as mentioned, I'm doing process migration, process transition, and part of it is the business continuity plan. But even though may business continuity plan in place na kung ano mangyayari if there's an outage or meron mang sakuna or whatever, walang handa for a pandemic. So kahit may BCP kami, may provided, may laptop talaga ako, may corporate phone ako, meron ako lahat nun. Pero it's still a shock to everyone kung paano yung operations, paano yung mga calls natin, lahat ng question na paano. So, alam mo yun, as in talaga, you keep on communicating sa leadership, kung ano yung plan, and then parang minsan kapag hindi ka nila masagot ng tama, parang na-frustrate ka, kaso yun nga, you have to be, alam mo yun, understanding, kasi nga, nobody's prepared for it. So, with that, tumulong din naman yung company namin to us. So, they provided us an allowance for internet per month. And then, nagbigay sila ng one-time cash benefit. So, hindi nila ginalaw yung bonuses namin, yung 13th month namin. They provided us an amount na talagang malaki-laki siya na para maka-help, not just for you, but for your family as well. So, malaking tulong yun. And then, through the months, napanood ko na ata lahat ng series na gusto kong panoorin sa Netflix. Tapos bumalik na ako sa mga dati kong hobby. Nagbe-bake na rin ako. Lahat na ata ng niluto, ng pwedeng i-bake, binake ko na, niluto na ako. Muntik na ako maging plantita. Alam mo yun, para lang magkaroon ka ng parang diversion
with para hindi ka magkaroon ng anxiety so sa current na situation. So yun. So ang hirap din talaga dahil na yun isa doon Coach Chris yung anxiety attack. Mental health issue. Nabigla tayo dito sa pandemic na to eh. Sayan. Tapos gusto pang buwisan yung Netflix, no? Nasusunod. Pag mamaya, maisip naman nilang buwisan yung mga plantito. Diba? Lahat na lang eh. Yun nga eh. Malaking tulong yung diversion na yun. Diba? Sabi nga ni Miss J.A., Coach Ian, no? Correct. Yung kang diversion, yung energies mo na cha-channel mo outside what you do routinely. No? Yun ang ano yan, yan ang kalaban natin talaga ngayon, yung to keep our sanity. So, correct. Tama, tama. So, meron dito, no? Okay, tama to. Ito, ayan. Kasi ah, galing, no? Ha? Kapatid na high-tech, di ba? Oo, oh, high-tech. Ayan. Di ba? High-tech yung kingin na. Okay. So, basahin mo, Coach Chris. So, sabi ni kaibigang Alfred Chan, BPO employees working from home need to avoid being jealous of what other BPOs offer for their employees. Not all BPOs are equal. Not all can provide free laptops, internet, etc. Parang ano din yan. Thank you, Alfred. Parang sa mga eskwelahan din yan. Hindi lahat ng ano, ng not all schools are equal. No? So, kung ano yung naibibigay salamat. Dahil sabi nga ni Ms. J.A., nabulaga tayo nitong pandemic na to. Talagang hanggang ngayon, tumatawid tayo sa alambre. Tumutuloy tayo sa alambre. Tama, tama. Totoo yan. Totoo yan. Okay. Sige. Eto, I think siguro mga last two questions, maybe. Yan. Coach Chris, eto. Dahil sa pandemya, meron ba kayong employee, katrabaho, or sa family nyo or ano na na-experience na magkaroon ng COVID? Okay, kasi alam natin na importanteng ano to, importanteng bagay ito na matalakay talaga tong COVID-19 na to. Miss JA? So sa team namin wala kasi nag-work from home talaga kami since ECQ and wala pa namang nag-SL since ECQ. So I assume walang na-infect. Pero dun, meron kasi kaming mga operations team yung nagko-calls na talagang kay ano nila ano pa nga sila eh, tumira sila sa office, so may mga team members kami na doon tumira. And then si company nagse-send out sila ng communication just for transparency without the name na meron tayong team member na nag-test positive, rest assured, nakipag-coordinate na kami sa local government unit na tinatrack namin natin yung health nung team member na yon or nung employee na yon, as well as sino yung mga ka-team niya. Alam mo yun, may contact tracing din na nagaganap. So, just for transparency, kasi alam mo yun, kasi para alam mo na ano ba talaga yung totoong nangyayari doon sa office. So, sila talaga yung mga, ang hirap talaga ng situation nila kasi may mga teams kami na hindi talaga pwedeng i-work from home. So, may mga teams kami na kahit nagko-calls, pwedeng work from home. So, depende. Depende kasi dun sa data na tinitingnan nila. So, I'm working for a bank. So, meron mga multinational bank. May mga data na hindi pwedeng iuwi. Kasi, ano yun, dapat sa office lang siya. Kasi there's an agreement with, for example, sa US na hindi pwedeng ilabas yung mga data na yun sa approved center lang. So tulad nila, hindi sila pwedeng umuwi or hindi sila pwedeng umalis ng office. They were very well compensated, although it's a sacrifice still kasi nasa office sila. And yun nga, may mga nagpa-positive sa kanila. So wala kaming direct na information about kung sino yung mga employees na yun, pero nag-send out ng communication si comms team namin na let's all, alam mo yun, parang let's pray for a team member who's currently having this and that, and rest assured yung mga ka-team niya, nag-contact trace, and pinatest na rin sila. So, alam mo yun, meron at meron talaga. Yun. So, talagang mahirap. Sakripisyo din talaga, no? So, kasi talagang walang magagawa. Talagang nga, may mga circumstances na gano'n, no? Hindi talaga pwedeng ilabas yung dokumento sa opisina. Wala sila magagawa kundi talaga pumunta sila physically sa opisina. Tama.
Miss Elise? So far, wala naman ata. Pero parang may narinig ako sa news. Parang same floor ata namin siya. Pero nangyari yun, nag-stop na ng work sa office. Parang 2 or 3 weeks na niyang, na siyang, ewan ko, sinend lang sa akin kasi ng mga kasama ko yun. Tas parang ano, na-news ata, na-interview siya kasi parang, ang pero yung in, ano na siya, negative na siya nun, pero asymptomatic ata siya. Napanood ko lang siya sa news, parang in-interview siya about dun sa, yung mga health facilities na tinatayo ni Mayor Joy. Mm-hmm. So parang ano, nabanggit lang nila na taga company namin yon. And ano siya, parang, pero ano na siya, nag-test negative na siya nung time na yon, nung na-interview siya. Pero I don't know the person personally, although ka-floor daw namin. Yeah. So ano yun, walang sinabi sa inyo si company na ano, unlike yung sa sinabi ni Miss JA na aware sila na meron din sa company nila na nagkaroon ng case, and then in-update naman sila on kung ano yung ginawa nila. I think kaya hindi nila in-announce yun is because nakastop na kami ng work on site at that time. Feeling ko nga hindi pa kami nagsistart mag-work from home nun. Parang nagsiset up pa lang ng gagamitin sa amin. And then, parang, I guess ano yun eh, parang, hindi naman, siguro from one person to another person, parang, uy, taga ganito to, taga atin pala to, ganyan. Something like that. Well, feeling ko ngayon, if may mangyari mang ganun, mag-a-announce si company na may something na ganun since very thorough sila sa pag you know, check ng temperature, check ng mga yung health declaration kumbaga kasi may ka-team ako na sobrang sumasakit yung ulo niya, sobrang lakas ng aircon sa office kasi nga parang 35% pa lang ng tao yung bumabalik. So sobrang lakas ng aircon, nakatapat siya sa aircon, sumakit yung ulo niya. Eh, isa siya sa mga symptoms, di ba, na yung headache, tapos medyo nagsumasakit na yung katawan niya, siguro kasi nga nakatapat siya sa aircon. So, hinold ata siya ng 1 hour sa clinic kasi nga, you know, parang to be safe na wala siyang dalang virus, ganyan. Although, sumakay naman siya sa shuttle ng office, from, you know, pang from bahay to office, office to bahay, ganun, yung ganun. So parang nagtatake naman sila ng precaution to make sure na walang virus na papasok sa office. So, but feeling ko, if mangyari man yun, mag-a-announce sila malamang, and malamang mag, dahil magko-close yung site for, syempre, ilinisin nila yung site eh. Yun. Coach Chris, may mga karagdagang kapantanong? Ano lang, no? Ingan lang natin sila ng message para dun sa mga kapwa natin na nagtatrabaho sa BPO industry, si Miss JA. Miss JA, final words? Okay, so for, yeah, sa mga kapwa ko nag-work sa BPO company, always be grateful. Alam mo yun, hindi lang naman Philippines yung nagkaroon ng pandemya. It's worldwide. And usually, if it's BPO, ang mga clients natin is worldwide din. So, be grateful for having a job right now. Mahirap, mawala ng work, may redundant right now. Maraming nalulubing company. Alam mo yun, always be grateful na at least for now, meron pa rin tayong work. Yun, thank you very much. Thank you, Miss JA. Miss Elise? Siguro sa mga kasama natin sa BPO industry, kapit lang. May mga kilala na akong nawalan sila ng work because hindi kayang mag-continue ng company nila na i-train pa sila due to, of course, hindi nila ma-provide. Yung sabi nga nung ni Mr. Chan kanina, huwag magsaselo sa ibang company dahil napoprovide ng ibang company yung mga dapat na magagamit mo na pang work from home. So, totoo naman, hindi nila mabibigay yun lahat.
And meron at meron kayo, kung mawala man sa inyo yung current employment nyo, if nasa BPO kayo, may papalit dyan mas maganda. So, kapit lang, huwag mawawalan ng, of course, ng pag-asa. Kasi marami na rin ako nakausap na previous subordinates ko na medyo nadadown na sila kasi, and friends na nadadown sila kasi nawalan na sila ng work, tapos nahirapan sila kasi nga yung iba nagpapa-walk in, yung ibang companies kasi wala silang, hindi sila super capable na mag over the phone interview. So yung iba nagpapa-walk in talaga hanggat kaya. And yung iba, na-frustrate sila kasi ngayon nila kailangan ng work. So, alam mo yun, kapit lang. Huwag mawawala ng pag-asa. And hanap lang kayo ng kausap para lang malabasan ng ano, para hindi kayo mabaliw. Parang ganun. Yun. So, babalik pa rin talaga sa mental health, no? Okay. Parang ano, tatlong takeaways eh, dun sa sinabi nilang dalawa, no? Pasasalamat, pagtsatsaga, pag-asa. Three P's. Pasasalamat dahil mayroon pang trabaho. Pagtsatsaga na kumapit lang, no? At pag-asa na malalampasan natin lahat. Tama, tama. So, sa akin naman, bilang galing din tayo dyan sa industriya na yan, no? Tama yun. Kumbaga, hindi... be grateful, always be grateful na may trabaho ka. And then etong pandemya na to, walang kasiguradaan, sabi nga, kung hanggang kailan to. Yun. walang kasiguradaan talaga tong kung kailan matatapos ng pandemya na to. So habang may trabaho ka, habang may trabaho ka, kailangan mong gawin mo yung best mo, 'di ba? Gawin mo yung best mo dun sa trabaho na 'yan. Kumbaga, tayo, tandaan mo, tong podcast natin, hobby lang natin 'to. Oo. Hobby lang natin 'to, 'di ba? Talagang dapat day job na magsusustain sa iyo, no? Isang kabaliwan, correct, 'yun pag binitawan mo 'yun. Ano 'yun, mamamalimos pa ka, 'di ba? Hindi pwede yung ganun. Talagang lalo yung mga may pamilya, wag na wag. Correct. Habang meron kayong pinangahawakang trabaho, day job, pagtsagaan nyo. Mag-adapt kayo, di ba? And also, aside from your day job, sabi nga ng ating mentor na si Sir Rick Olivares, find something new to ano, no, to do, to adapt in this new normal. Okay. Meron ba kayong mga gustong batiin? Miss or i-promote Miss Mitch saka Miss JA. So Miss Elise saka Miss JA. So Miss JA muna. Magko-comment na lang ako sa Facebook nyo para alam yung anonymous pa rin ako. Pero yun lang, kapit lang. And thank you Coach Ian, Coach Jane. Yan. Miss Elise, baka may gusto kang batiin? Wala naman kasi nagsasawa na sila sa akin. Araw-araw nila akong kausap. Okay. Okay. At dahil dyan, maraming salamat sa... Thank you very much sa pagsama sa amin dito ngayong gabi. Okay? So, tandaan nyo lang, every Saturday, 7 p.m. King and Aina, okay? Yes. Then meron pa dito, shout out, okay? Shout out sa Manulife GRS, Manulife Investment Team, and Manulife DTSC, okay? So yan, may nagpapa-shout out sa inyo. Okay? Maraming salamat sa pagsama nyo ulit dito sa amin sa King and Ay! Coach Chris, baka may gusto ka palang batiin. Nakalimutan ko. Yung asawa ko, si Sandy, yung anak ko, si Nacho, si Emilia, daddy ko, tsaka yung mga kaibigan nating nanonood, yung mga nag-shoutout sa atin, sina Francis, sina John, yung mga gusto daw sumama sa atin sa mga susunod na episode. Yan, masaya yan. Matami na sila, ha?
So, salamat sa panonood. Okay. Okay. So, last na lang. Do Project Manila, ayan yung number nila. Yung yes. Gusto niyo ng view doon, andiyan din yung number. Alfonso Ribs and Belly, andiyan din yung number. And then La Ingrata Ilocana, andiyan yung number. Okay? So, thank you very much. This is King and I. This is Coach Ian Racela. This is Coach Chris King de la Cruz. See you next week. Next Saturday. Dito sa King and I. Thank you. Thank you very much. Bye. Maraming salamat.